gising sa umaga, may bagong pag-asa. Maglalo sa mga harapin ng mga pagsubok at alamin ng mga kaganapan. Kay Gandang Morning, Gandang Morning. Pilipinas. Pilipinas! Narito ang inyong tigapagbalita, kasing tibay at islap ng ginto, David O. Kay Gandang Morning, Pilipinas! Pilipinas. Kay Gandang Morning, Pilipinas! Magandang umaga po sa inyo, mga ginigiliw po naming taga-subaybay. Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, kay gandang morning sa inyong lahat. Ngayong araw rito ng Miyerkules, ika-14 po sa buwan ng July 2021. Sumasayang papawid po ang inyong lingkod, David Oro. Siyempre, kasama na ang buong pwersa ng DWIC na gising-nagising na ngayon upang maglingkod sa inyo sa loob ng maghapon ngayong araw na ito ng Wednesday. Kumusta ang ating mga biyahero? Mga biyahero ng gulay, biyahero ng isda, biyahero ng karne, mga tendero, tendera sa palengke, mga kargador. Magandang umaga rin at kay gandang morning sa ating mga driver ng taxi, driver ng jeep, driver ng bus. Magandang umaga at kay gandang morning din sa ating mga ginang ng tahanan, mga mister ng tahanan na ngayon ay nag-aayos na para sila ay pumasok ng napakaaga sa mga trabaho nila. At magandang umaga din sa ating mga lolo, mga lola, na maaga-maaga rin gumigising. Kumusta po kayo? At sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo ngayon, ngayong araw na ito. Salubungin natin ang umagang ito ng may ngiti sa labi at panibagong lakas ng katawan. Samantala, mahalaga po na malaman natin ang mga headlines ng mga pangunahing balita sa araw nito ng Wednesday. Kay Gandang Morning, headline. Narito ang mga headlines ng mga balita sa araw nito, July 14, 2021, Miyerkules. Bagong kaso ng COVID-19 sa bansa, bumaba ng halos 2,000. Metro Manila, hindi na handa o hindi pa handa sa MGCQ pagluluwag sa quarantine status. Nakasalalay sa pagbabakuna sa 20% ng populasyon. Mix and match ng bakuna kontra COVID-19. Tututukan pangangailangan ng booster shot, under study pa. Pagpapatupad ng National Price Freeze, nagpaso na mga negosyanteng pasaway binalaan. At Duterte sa 2022, umarangkada ayon sa Pulse Asia Survey. Hablot cellphone, umatake sa Maynila, pamangkin ang Pangulong Duterte, nadali. At balitang pampalakasan, kauna-unahang gintong medalya, target ng Pilipinas sa Tokyo Olympics. Balita sa iba yung dagat, 6 katao patay sa landslide sa India. At ngayon sa detalye ng mga balita, mahigit 3,000 ang naitalang panibagong kaso ng mga individual na dinapuan ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa inilabas na datos ng DOH o Department of Health, naitala ang 3,604 na mga bagong kaso ng virus, dahilan para umakyat ang kabuuang bilang nito sa 1,481,660. Sa nasabing bilang, nasa 46,934 o 3.2 na mga porsyento o 3.2% ang aktibong kaso. 5,840 naman ang naidagdag sa bilang na mga nakarecover sa virus, kaya't 1,408,634 na ang bilang nito.
26,092 naman na ang bilang ng mga nasawi sa COVID-19 matapos itong madagdagan ng 77. Samantala, pumalo sa 4.5 milyon ang bilang ng mga nasawing individual sa COVID-19 sa buong mundo. Batay sa huling datos, nasa kabuuang 4,055,949 sa iba't ibang bansa bunsod ng nakakahawang virus. Sa naturong bilang, Estados Unidos pa rin ang bansang may pinakamaraming naitalang nasawi sa COVID-19, naabot sa kabuuang 623,029. Sinunda naman ng Brazil na may 534,311 na pumanaw dahil sa pandemya. Nasa 409,338 naman ang death toll sa India, habang 235,058 ang napaulat na nasawi sa Mexico. 188,085,671 naman ang bilang ng tinamaan ng virus, habang 172,024,576 naman ang nakarecover o gumaling na sa COVID-19 sa buong mundo. Samantala, sa kaugnay na balita, hindi pa handa ang National Capital Region o NCR para sa Modified General Community Quarantine at dapat manatili muna sa General Community Quarantine o GCQ. Ayon kay Octa Research Fellow Dr. Ranjit Rai, dapat ipagpatuloy ang GCQ sa NCR plus, lalo't may banta pa ng mga bagong COVID variant gaya ng Delta. Aminado si Rai na walang nakaaalam kung kailan makakapasok sa bansa ang mas nakakahawa at nakamamatay na variant, pero maiwasan naman ito kung marami na ang bakunado. Dapat na rin anyang bakunahan sa lalong madaling panahon ang hanggang 20% ng populasyon bago luwagan ang quarantine status. Ma-vaccinate natin between now and August at least 20%. Right now, I think it's below 10% na ang fully vaccinated sa NCR. Imagine kung 20% yan. We can even imagine MGCQ after that. So yun nga yung sinasabi namin, the faster we can, and right now we need to do it urgently kasi nga may banta ng Delta. Yung Delta ho is not an if na po. It's not a question of it, it's a question of when. Okay? And that's why we need to be prepared. And one of the ways to be prepared, aside from expanding testing, tracing, and isolation, is really to ensure that as many people in our communities where it's prevalent are vaccinated po. So yun po yung aming panawagan sa Octa. Stick to the NCR plus 8 plan. Yan po ang tinig ni Octa Research Fellow Dr. Ranjit Rai. Nangunguna ang Davao, Western Visayas at Caldera sa mga rehiyon na itinuturing na high risk ng COVID-19. Ito ang kinumpirma ng Department of Health o DOH dahil sa naitalang mataas na average daily attack rate o ADAR at ang intensive care unit o ICU occupancy rate. Ayon kay DOH Epidemiology Bureau Director Dr. Aletia De Guzman, ang nasabing tatlong rehiyon ay may mataas na 7 kaso, habang ang ICU utilization sa Region 11 ay pumalo po naman sa 81.41%. 87.34% naman sa Region 6 at 68.54% sa Cordillera. Sinabi ni De Guzman na bumaba na ang COVID-19 cases sa NCR Plus o Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Pero ang infection sa ilang bahagi ng Luzon ay bahagyang tumaas, habang unti-unti namang bumababa ang kaso sa Visayas at Mindanao. Samantala, sa Metro Manila, nasa high risk ngayon ang Makati at San Juan matapos makapagtala ng mataas na kaso sa nakalipas na 2 linggo. Kasama pa lang San Juan, kaya pala may kilala tayo doong nagpabakuna ng 4 beses. Samantala,
nakadagdang magpulong ang Department of Health o DOH, Department of Science and Technology o DOST, at Philippine Society for Allergy, Asthma and Immunology o PSAAI para sa isasagawang pag-aaral sa mix and match ng iba't ibang brand ng bakuna bukas. Sa laging handa briefing, sinabi ni DOST Undersecretary Rowena Guevara na pag-uusapan sa naturang pulong ang implementasyon ng mix and match trials. Dagdag ni Guevara, tanging ang mga aprobadong bakuna lamang ang isasama sa trial ng mix and match na kinabibilangan ng AstraZeneca, Sinovac, Pfizer, Moderna at Sputnik vaccine. Anya, target na mag-recruit ng halos 3,000 individual na mula sa mga lungsod ng Maynila, Pasig City, Antipolo, Marikina City, Makati, Pasay City, Quezon City, Muntinlupa, Cebu City at Davao City. Una nang sinabi ni DOST Vaccine Expert Panel Chief Dr. Nina Gloriani na posibleng maantala ang nasabing pag-aaral dahil sa pagka-delay ng mga bakuna. Binigyan linaw ni Dr. Jaime Montoya, Executive Director ng Philippine Council for Health Research and Development, na wala pang pag-aaral na kailangang magpaturok ng ang isang individual ng booster shot. Ipinabatid ni Montoya sa DWIC na ang karamihan sa mga pag-aaral na tinitingnan ay ang vaccine developer, kung saan kailangan muna nilang makapagsumiti sa Food and Drug Administration o FDA. Samantala, ipaniliwanag ni Montoya kung ano ang paraan, saan at ang tinatawag na booster shots upang mas maintindihan ng publiko. Ang booster po, ito ba ay tinatawag nating karagdagang bakuna na ibinibigay sa mga taong nakakumpleto na po ng pagbabakuna. Halimbawa po, yung tinatawag natin primary series, yung may mga bakuna tayo na tingnan dalawang beses po ibibigay. No? Pag nakumpleto na po nila yan, any additional injection po ay tinatawag na booster na. Dahil ito po ay karagdagan doon sa nakumpleto na nilang primary series o yung bakuna na tinatawag natin. Bukod dito, sinabi ni Montoya na patuloy pa rin ang isinasagawang pag-aaral sa naturang booster na ituturok sa bawat individual na fully vaccinated na contra COVID-19. Pinag-aaralan pa po natin kung halimbawa isang booster lang ba ay sapat na o baka kailangan din taon-taon e bibigyan. Yan po ay mga katanungan na ating masasagot habang lumabas na po yung resulta ng tinatawag natin mga long-term follow-up. Ano yung po itong mga pinakunahan na nauna kasama po sa mga clinical trial at iba dito po mga nangyayari pagbabakuna na ngayon sa iba't ibang bansa, ipapaluan po lahat yan ng matagalan at titingnan po kung bumabababa o hindi nagbabago ang taas ng mga antibodies nila o yung protection nila. At base po doon, ay gagawa tayo ng rekomendasyon kung kailangan po nila ng booster para po mapataas muli ang kanilang antibodies o protection o para mapalawit yung protection na meron na sila laban sa iba pang mga variant. Ang tinig ni Dr. Jaime Montoya, Executive Director ng Philippine Council for Health Research and Development sa panayam ng DWIZ. Samantala, sa oras po nating 15 minuto makalipas pong alas 4 ng madaling araw, heto na, bit-bit ang kanyang bayong at ngayon ay pumasada na sa mga palengke. Sa iba't ibang panig po ng Rizal, ang ating Mr. Palengkero! Palengke! Palengke! Report! Ayun, no? Gandang morning, Tataray Aragones Abelia mula sa Morong Public Market. Kumusta, Tataray? Anong presyo ng mga pauna yung bilihin dyan? Yes, maraming salamat po at magandang morning, Pilipinas! At ako po ay nasa Morong Public Market. At ating unahin ang presyo ng gulay sa mga misis, ginangatahan at mga Ginoo, ito na. Sa gulay, ang talong dito ay 30 lang ang kada kilo. Sa siling labuyo naman ay 50.
Ang pala naman natin, 80 ang kada kilo, no? Ang tinatawag natin carrot ay 35 lamang. Ay, siyote, ay sayote, 25 ang kada kilo. Cauliflower naman ay 120 ang cauliflower. Malang cauliflower, no? So, ang pichay bago naman ay 35. 45 naman ang chicharo. Sibuya sa puti naman, no? Ay 55. Ay sibuya sa pula naman ay nabenta. So, ang kamaris po naman dito ay 60 ang kada kilo at ang bawang naman ay 90 ang kada kilo. Sa parte naman ng laman dagat, ang bawang sito ay 170 ang kada kilo, tilapia naman ay 130. Well, ang GG naman dito ay 200 pa rin ang kada kilo, no? Mm-hmm. Ang dalagang bukod naman ay 280. Ang maya-mayaman ay 300. 200 naman ang alumahan. Din ang tulingan ay also ay 200. 250 naman ang tambakol. Ang salay-salay, 200, ang lapo-lapo, no? Mababa lapo-lapo dito, 350 lang ang kada kilo. Sa presyo po ng baboy, ano, ang salaman naman ay 360, ano? 340 naman ang buto-buto. Well, ang presyo po naman ng baka, no? Ang salaman naman ay 360, 320 naman ang buto-buto. Ang manok ay 180. So, bumaba rin sa presyo ang kada kilo ng manok. Mm-hmm. Yan ang ating banday presyo sa Murong Public Market. At bago ako magpaalam... Yeah, tataray! Po! Go ahead, go ahead! Ay, belated muna sa kay retired captain ng Philippine Air Force, Lynn Santa Maria Torres, kasama natin sa public information yan during the time sa Philippine Air Force. Belated lang at happy birthday, Kapitan ng Barangay San Jose, dyan sa bayan ng Murong Rizal. Ayun! Ito kami na pagkaroon, Tataray. Aragon sa Bilyan, Nagol sa Impilang May Tudulakas, DWIC. Maraming maraming salamat, Tataray Aragon sa Bilyan, si Mr. Palengkero. Pero hindi ho siya palengkero, ha? At salamat, Tataray, ha, sa mga price monitoring po natin ng mga pangunang bilihin sa palengke ng Murong Rizal. At nako, ito ang tuwa sa mga report natin, lalo dyan sa Palengke Report, na nagpapasalamat itong si Tatay Mon. Kilala nyo ba ito si Tatay Mon Samson? Kape, kape, kape. At ang buong pwersa na mga photogs na ngayon ay nagkakape. Sino-sino bang itong mga ito? Marami ito eh. Marami. Ano bang mga pangalan Kuyang Mon, na mga photos natin ng mga masisipag dyan na ngayon ay nakamonitor sa atin. Mamaya babalikan natin yan ang ating pong syempre mga supporter talaga, ha, na ngayon ay nakamonitor sa Kay Gandang Morning Pilipinas. Oras po natin, 19 na minuto, makalipas po ang alas 4 ng madaling araw, 4:19 a.m. Balikan po natin ang mga balita. Hindi tumalab kay San Juan City Lone District Representative Ronaldo Zamora ang Sinopharm vaccine kahit dalawang beses na itong binakunahan kontra COVID-19. Aminado ang kanyang anak na si Mayor Francis Zamora na zero ang antibodies ng kanyang ama matapos makumpleto ang dalawang doses ng Sinopharm noong Disyembre. Ayon sa alkalde, inabisuhan ng kanilang mga doktor ang kanyang ama na magpaturok ng booster shots na Pfizer na 6 na buwan matapos makumpleto ang Sinopharm vaccination. Kailangan anya ang booster shots, lalo't sumasailalim o sumailalim sa mga operasyon ang kongresista gaya ng kidney transplant noong 2015 at quadruple bypass noong 2005. Una nang inihayag ng Department of Health na hindi nila inirekomenda ang COVID-19 booster shots dahil sa kakulangan ng ebidensya na epektibo ito. Samantala, napakaaga, subalit narito na ang buong pwersa ng ating mga IZ Patrol! DWIZ Patrol!
Sa oras po nating 21 minuto makalipas po ang alas 4 ng madaling araw, pasadahan po natin ngayon ang mga report ng ating IZ Patrol. Nangunguna po ngayon sa Hanay ang ating Patrol 45 Raul Esperas. Ang balita po niya ay may kaugnayan po sa recorded, sa 1,000. Mali po, mali. Excuse me po. Umabot po sa 1,700 airport frontliners. Babakunahan na ng ikalawang dose ngayong araw. Patrol 45, Raul Esperas sa balita. Raul, kaigandang morning. 1,700 mga kawani ng paliparan o mga airport frontliners ang inaasahang babakunahan ngayong araw na ito, July 14, Wednesday, sa NAIA Terminal 4. Ang ikatlong grupo o batch ng mga airport employees ay bahagi ng programa o vaccination program ng Manila International Airport Authority, kung saan ay sinimula na ngang bakunahan ang mga empleyado sa paliparan, maging sila man ay nasa pribado o nasa government sector. Sangayon sa impormasyon na pinalabas ng Manila International Airport Authority, ang ikatlong grupo ay magtutungo sa NAIA Terminal 4 o sa Old Domestic Airport simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ay isa sa ilalim sa second dose na bakuna ng Sinovac ang mga ito. Patuloy ang vaccination program ng mga airport frontliners upang ma-check na lahat sila ay bakunado na para sa kanilang pagtrabaho sa ating paliparan. Raul Esperas, Patrol 45, Nagulas ng Pilma Itodo Lakas, DWIC. Maraming salamat, Raul Esperas, sa live na balitang yan mula sa paliparan. Samantala, tuloy-tuloy ang buhos ng mga balita natin mula sa ating gumagalang mga regular na mga IZ Patrol. Alamin natin ang balita naman kaugnay ng mula sa Malacanang, ang palasyo daw po binutata. Ang panibagong patutsada ni VP Lenny Robredo kaugnay sa kalagayan po ng edukasyon sa bansa ngayong panahon ng pandemya. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Patrol 17, Jopel Peleño. Jopel! Sinopla ng Malacañang ang panibago na namang patutsada ni Vice President Lenny Robredo. Matapos nitong sabihin na dapat na daw na magdeklara ng crisis in education ng pamahalaan dahil sa kahirapan umano sa access to education ng mga estudyante dahil sa pandemya. Ayon kay Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque, hindi niya malaman kung bakit nasabi ni Robredo na kinakailangan ng magdeklara ng krisis sa edukasyon, gayong inamin na mismo ng World Bank na nagkamali sila sa inilabas na ulat na tila poor umano sa ilang mga subject ang mga estudyanteng Pinoy. Sa katunayan, ani Roque, agad na tinanggap ng Department of Education of DepEd ang paghingi ng apology o paumanhin ng World Bank dahil sa kanilang nagawang pagkakamali. Kaya ayon sa Kalim, hindi niya mabatid kung para saan ang naturang payag ni Robredo. Binigyan din naman ni Roque na talagang mahirap ang buhay ngayong may kinakarap na pandemya ang bansa at hindi pa maaring mag-face-to-face ang mga mag-aaral. Dahil sa sitwasyong ito, ani Roque, tama ang naging desisyon ni Pangulong Duterte na habang hindi pa tumataas ang hanay ng mga bakunado, dapat munang magpatuloy ang ipinatutupad na blended learning sa buong bansa. Ito si Patrol 17, Jopel Peleño, nag-uulat pa sa hindi lang may tarulakas, DWIZ. Jopel Peleño, agad nating dakuhan po ang pag-uulat naman mula sa Senado. At mayroon po tayong tatanggap report, may kaugnayan sa krisis sa edukasyon. Mahalagang agad na maihanap ng solusyon, ayon po naman kay Senador Gatchalian. Detalye ng balita mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Cel! Bagamat nag-apologize ang World Bank sa report nito na pinalalabas na mahina ang performance ng mga mag-aaral sa bansa, sinabi ni Basic Education Committee Chairman Senator Win Gatchalian na nananatiling nasa krisis ang edukasyon sa bansa, bagay na kailangang agarang masolusyonan. Ayon kay Gatchalian, na report ng World Bank ay marami rekomendasyon
na maaari nating gamitin para makahanap ng solusyon paano mapapahusay ang pag-aaral ng mga bata sa bansa. Sinabi ng senador na personal niya nabasa ang report ng World Bank at tanggap niya ang kanilang impartial analysis na kailangan pagtuunan ng pansin ang ating education sistema. Ayon sa senador, noong pang-unang bahagi ng 2020, idiniklara na ng kanyang committee itong Basic Education Committee na may krisis sa ang ating edukasyon. Git ni Gatchalian, madaling magdeklara pero ang mas importante ay solusyon. Marami anyang pinanukala ang kanyang committee paano mapapahusay ang sistema ng edukasyon sa bansa kabilang narito ang reforma sa teacher education system para mapahusay ang kalidad ng pagtuturo ng mga guro. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Nagulat sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Maraming salamat, Sally Ortega Bueno mula sa Senado. Sa oras po natin, 27 minuto makalipas pong alas 4 ng madaling araw, 4:27 a.m. Kay gandang morning. Tuloy-tuloy ang ating mga balita. Hindi ganong kagandahan balita po ito. Asahan na ang panibagong paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Ito ay makaraang kumpirmahin ng Department of Trade and Industry o DTI na napaso na noong July 9 ang nationwide price freeze sa basic necessities. Ayon po kay Undersecretary Ruth Castelo ng DTI Consumer Protection Group, ibinibenta na sa ngayon ang basic necessities sa kanilang suggested retail prices base sa September 30, 2019 list sa Proclamation 1143. Simula May 10 hanggang July 9, ang presyo ng mga pangunahing bilihin ay isinasailalim sa automatic price control dahil sa African swine fever outbreak. Bagaman wala ng price freeze, tiniyak ni Castelo sa publiko na babantayan ang kagawaran ng mga manufacturer at retailer upang masigurong makatao ang kanilang presyo at stable ang supply sa merkado. Kabilang sa basic necessities, ang instant noodles, mga dilata tulad ng sardinas at corn beef, kape, suka, toyo, patis, tinapay, asin, sabon o sabong panlaba at sabong pangpaligo. Ayan, hindi na isama dito ang toothpaste. Nako, hindi ko kagandahan balita ito ha, oy mga nanay, mga ginang, syempre sa mga tatay ha, sa mga nag-budget po ng kanilang pang-araw-araw na gastusin. Ay hindi ho magandang balita ito sapagkat syempre magkakaroon dito ng paggalaw sa presyo po ng mga prime commodities, mga basic needs ng ating pong mga tahanan para po naman sa pagka kayo ay mag-grocery o kaya naman ay mamamalengke. So mamaya, titingnan po natin mamaya sa ikalawang bahagi ng ating programa kung makakakuha po tayo ng karagdagang report at panayam mula po sa Department of Trade and Industry. Samantala, tayo muna ay pansamantalang magbe-break muna upang magbigay daan sa mga mahalagang mensahe mula sa ating himpilan. At the same time ay para makapag-unat-unat ng konti at makahigop ng mainit na salamat at tamang-tama. Habang ngayon ay umiinom ng kanilang kape, ang grupo ng mga kape-kape boys, sina Ali Vicoy, Manny Llanes, at Mark Balmores. Kasama po naman siyempre si Mon Samson. Ang ating pong mga photogs na ngayon ay nakasubaybay dyan po sa lungsod ng Maynila. Philippine Standard Time, eksakto yung punto, 4:30 a.m. Kay gandang morning, Pilipinas! Pilipinas. DWIZ. Kay gandang morning, Pilipinas! Pilipinas. Oras po natin sa hudyat at wala nga pala tayong tut, ano?
Oras po natin, 33 minuto makalipas po ang alas 4 ng madaling araw, 4:33 a.m. sa bahaging ito ng ating programa. Ngayon naman ay pasadahan po natin ang mga live na live din ang mga report mula sa mga probinsya. Ronda Probinsya. Meron po tayong latest na COVID-19 update sa lalawigan ng Nueva Ecija mula kay Hero Dalio. Kay gandang morning, Hero, go! Yes, good morning, David. Patuloy na bumababa ang bilang ng aktibong kaso ng COVID-19 dito sa lalawigan ng Nueva Ecija mula sa 643 noong July 7, 2021. Ay bumulusok ito sa 605 as of July 12, 2021. Base sa datos ng Department of Health Nueva Ecija na isinimiti sa Interagency Task Force ng Lalawigan na iniulat naman kahapon July 13, 2021 na tatyasan ng 17.47% ang mga kaso sa District 1 na binubuo ng siyam na bayan na mula sa dating 166 ay naging 137 na. Nabawasan din ng 5.75% ang mga kaso sa District 2 na may 6 na bayan at 2 lusod na mula naman sa 174 ay naging 164. Nananatili naman sa 22 ang active cases sa District 3 na binubuo naman ng 2 lusod at 5 bayan habang nabawasan ng isa ang kabuuan bilang sa District 4 na may 1 lusod at 7 bayan. Tumas naman ng 1.56% ang bilang ng mga nakarecover o gumaling na sa COVID-19 mula sa dating 11,135 ay umakyat ito sa 11,311 habang 8 naman ang nadagdag sa bilang ng mga sawi dahil karatulang sakit na mula sa dating 819 ay naging 827 na. Samantala, patuloy naman sa pagbibigay ng isang sakot ng bigas bawat pamilya ang Nueva Ecijanos ng 849 na barangay ito sa lalawigan ng Nueva Ecija. Itong Lunes, umarangkada ang mabigas na araw ng bigas o araw na pabigas dito sa Gapan City na binubuo ng 23 barangay. Ang ayudang bigas na mula sa binibiling ani ng mga magsasaka dito sa Nueva Ecija ng Nueva Ecija Provincial Food Council sa tamang presyo. Wala dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ito si Hero Dalio, nagulat para sa Pilang Metro Dulacas, DWIC. Salamat Hero Dalio mula po sa Nueva Ecija. Mula sa probinsya, tayo naman ay bumalik dito sa Metro Manila. Bago ang loob mismo ng Metro Manila, puntahan muna natin ang Metro Bulacan at naroon po. May pag-uulat tayong tatanggapin mula kay Louis Angeles kaugnay po ng environmental swabbing sa hog industry. Sisimula na po sa Bulacan. Alamin natin ang balitang yan mula kay Louis Angeles. Kaluwi, kay gandang morning! Kay gandang morning, kaka at kumikilos na ang pamalaang palalawigan ng Bulacan para muling maibalik ang mataas na produksyon ng alagang baboy sa lalawigan sa pamamagitan ng inilusad na environmental swabbing sa mga commercial at backyard na kulungan ng mga baboy sa nasabing probinsya na lubhang naapektuhan sa pagtama ng African swine fever bago pa magkaroon ng pandemya. Ito ang pinahayag ni Governor Daniel Fernando sa kanyang talumpati na ginanap sa pagpupulong ng mga magsasaka at mangingisda na may temang Kamusta ka magsasaka at mangingisdang Bulakenyo. Ito'y ginanap sa Capitol Gymnasium sa lungsod ng Malolos. Dito ay pinasalamatan ni Fernando ang mga magsasaka na kabilang din sa mga pandemic heroes na silang malaki ang naiambag nitong COVID-19 pandemic dahil sa kanilang produksyon ng mga essential needs na bahagi ng ayudang pinamamahagi gaya ng mga bigas, manok, itlog at gulay at iba pa. Ayon sa gobernador, sinimulan nitong Lunes
July 12 ang kampanya ng provincial government, ang information dissemination, biosecurity and safety seminar orientation para sa 13 munisipalidad na tinamaan ng ASF at sinundan ito ng ongoing environmental experimental swabbing sa mga kulungan ng baboy. Ang experimental swabbing ayon kay Fernando ay ang pagkuha ng sample sa mga nasabing kulungan para sa laboratory test upang malaman kung ASF virus contaminated pa ang mga kulungan. Labatid na kapag negative ang kulungan sa ASF virus ay isa sa ilalim ito sa disinfection at pagkaraan ng 1 linggo at saka pa lamang papayagang mag-alaga ng isa munang figlet o biig at kung ito ay nakakasurvive ng 3 linggo hanggang 1 buwan ay bibigyan na ang hog raiser ng go signal o certification para makapag-produce ng maraming alagang baboy. Ayon pa kay Fernando, bago payagan mag-alaga ng marami, ay sasailalim muna sa nasabing mga hog raiser sa 13 munisipalidad sa biosafety at na nakapaloob sa Sentinel program, Sentinel program kung saan dito isasagawa ang pagsasanay para sa bio 1 category o ang backyard farming at bio 2 category para naman sa commercial farming. Mula ito sa Bulacan, ito si Metro Patrol Louie Alasugulat sa Mimpilang Louie. Todo lakas, DWIZ. Salamat, Kalui Angeles, mula po dyan sa Metro Bulacan. Tuloy-tuloy po naman ang mga balita natin. Sa pag-uulat po naman, natatanggapin natin mula sa ating Metro Patrol. Metro Patrol. Ang ating Metro Patrol na napakasipag maghanap ng napakaagang mga balita, si Miss Beth Samson mula sa Caloocan City. Miss Beth, anong latest na balita mula sa Caloocan? Go! Nagsagawa ng site inspection ang safety seal certification inspection team sa iba't ibang pribadong establisimiento sa lungsod. Ito'y pinangunahan ng Business Permit and Licensing Office kasama ang City Health Department at City Disaster Risk Reduction and Management Department. Ayon kay Mayor Oka Malapitan, ang safety seal certification ay binibigay sa mga pampubliko at pribadong establisimiento na sumusunod sa minimum public health standards na itinakda ng pamahalaan. Kabilang ang paggamit ng Stay Safe PH app na siyang itinilagang official na contact tracing app sa bansa. Kasamang damit para sa pribadong establisimiento ay nais din ang mag-apply sa safety seal certification, maaari makipag-ugnayan sa City Business Permit and Licensing Office sa number 8288-8811, local 2217. At para naman sa pampubliko ng establisimiento, mag-online application sa safetyseal.ncr.dilg.gov.ph. Mula sa Caloocan City, Metro Patrol Beth Samson nag-uulat para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Salamat na Ms. Beth Samson mula sa Caloocan. Ngayon naman, balik naman tayo sa Rizal. Napakasipag po ang ating tagapag-ulat mula sa Metro Rizal na si Tata Ray Aragones Abelia. Tata Ray, anong latest na balita? Dito sa Lalawigan na Rizal, ika nga sa pula magkaroon ang QR code ang 13 bayan kasama na ang siyudad ng Antipolo City. Regarding nga dito sa tawag ting QR code. Pagkatapalayab ng Metro Patrol na isang kapitan ng barangay dito sa naturang Lalawigan na ay pakilala ay sila ay kangay pumasok sa mall para sila ay makakain. Subalit, hindi pakapasok man sila ay hindi sila pwede makakain hanggang walang QR code.
Takat tataka naman tayo at ayon sa kanila ay kang bakit gayon dapat inyo pumalamang at natag na QR code. Takat may kanya-kanyang bayan, may kanya-kanya silang QR code. Pagod na ang umpisa sa kahinta, tayo-tayo binangunan, nangunan. No, iyan ang tatawating distrito hanggang sa District 1. Ay kanya-kanya sila. Kaya dati-dati ay maluwag nakapasok at nakakain ng mga natong netizen dito sa mga naturang mall. Ano, ngayon, pakipik na. Kung wala ka namang QR code na ipakita, ay pipirma ka sa logbook na katunayan kung sino man dyan at tagasangkang address. At iyan ay karagdagan for healthy protocol pala ay sunod ng mga naturang mga municipality order sa naturang mga bayan. Siya na din sa bed mula sa lalawigan ng Rizal. Ito ang mga patrota, tari. Aragal sa bilyan na ulit ang pila may tudulakas ni WIC. Salamat, Tata Ray Aragones Sabella, sa latest sa balita mula naman dyan sa Rizal. At sa oras po nating alas 4:44 ng madaling araw, 4:44 a.m., nais po muna nating acknowledge po ang ating mga mahal na taga-subaybay, mga followers po natin sa Facebook at maging sa YouTube. At nakatutok din naman sa iba't ibang social media ng DWIZ. Kabilang po dito si Bernadette. Sabi niya, hello Sir David, si Ninyo Mauricio, pwede bang yung pagpavaccine muna bago booster? Ayan. Si Rosel o si Russell Corage, magandang umaga Sir David Oro. At si Chris, kay gandang morning po. Aha, at nag-message din, naka-monitor din sa atin si Ninyo Mauricio. Andiyan rin po si Benito Castro, naka-monitor din sa atin. Si Andrea Jeong, yan, sabi niya, great Lord, thanks you, it's another blessed day. Kay gandang morning po sa lahat. Stay safe and healthy. Si Jennifer L. Condo. Kay gandang morning po, Sir David. Si Andrea Jong, may pahabol siya. Pa-shoutout po kay Sir Lakay. Si Lakay Rolly Gonzalo. Good morning, Kuyang Rolly, ha? Si Marites Condo, nasabi na natin. Si Romer Espe, kay gandang morning, Ka David. At ganoon din si Dorwin o Dorvin Guevara, kay gandang morning Sir David. Long live po. Ayan, maraming salamat po sa ating napakaagang nagpa-follow sa ating Facebook Live sa DWIZ. Oras mo natin, alas 4:46 ng madaling araw. Tuloy muna tayo sa ating mga balita. Walang sapat na kakayahan ang mayorya ng mga Pilipino upang gastusan ang pagbili at pagkonsumo ng masustansyang pagkain. Bata ito sa pag-aaral ng Food and Agricultural Organization o FAO na pinamagatang The State of Food Security and Nutrition in the World ni Anna Herford at grupo ng mga researcher. Sa datos ng Our World and Data, 64.25% ng mga Pinoy ang hindi abot kaya ang healthy diet sa presyong 200 na peso kada araw. Nangangahulugan ito na aabot sa 67.57 million noong 2007 ang mayroong limitado o walang akses sa healthy diet para sa malusog na pangangatawan. Tinukoy sa FAO report ang mataas na presyo ng mga masustansyang pagkain hindi lamang sa Pilipinas, maging sa buong mundo, ang dahilan kaya't marami ang wala o limitado ang healthy diet. Paano nga naman tayo magda-diet kung palaging noodles
ang kinakain ay masama po sa katawan niya kung parage, parating noodles at palaging dilata na lamang galing sa ayuda. baka yun na lamang pong kinakain eh. Nakaw, eh wala hong sustansya tayong mapapala dito. Sa iba pang mga balita, eto, concern po natin lahat ito. Mga mahal po naming taga-subaybay. Binigyan diin ni Senador Risa Hontiveros sa Energy Regulatory Commission o ERC na suspindihin ang pagtaas sa singil sa kuryente habang nagpapatuloy pa rin ang investigasyon sa rotational blackout. Ginawa ni Hontiveros ang panawagan kasunod ng anunsyo ng Meralco na magtataas uli ito ng singil ngayong buwan. Hindi anya makatwiran na ipapasa sa consumer ang kapabayaan ng mga taga-energy sector at distribution utilities. Iminungkahi ni Hontiveros sa ERC na suspindihin ang panuntunan ukol sa automatic generation rate adjustment. Sinabi pa ni Hontiveros, dapat magpataw ang ERC ng parusa na magbibigay ng relief sa household tulad ng refund o pansamantalang suspensyon ng pagtaas ng rate para sa distribution at transmission charges. Una nang inanunsyo ng Meralco na muling magtataas nga ng singil sa kuryente ngayong buwan ng Hulyo kung saan 47.06 pesos ang madadagdag sa mga consumer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. Medyo mabigat po na balita ito. Tingnan natin mamaya kung tayo po ay makakakuha ng pagkakataon naman na makapanayam ang ERC, Energy Regulatory Commission. Oras mo natin, 10 minuto na lamang bago mag-alas 5 na madaling araw. Makikipag-ugnayan ang pamunuan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR sa Philippine Coast Guard o PCG at Department of National Defense o DND hinggil sa isyu ng waste disposal sa West Philippine Sea. Ayon kay DNR Undersecretary Benny Antiporda, sa oras na malaman ng katotohanan sa naturang aligasyon ay tatawagin nila ang pansin ng Chinese government sa pamamagitan ng DFA o Department of Foreign Affairs. Ipinabatid naman ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na biniberipika pa nila ang naturang insidente at maaring magdulot ng matinding pinsala sa marine ecology sa rehiyon. Magugunitang napabalitang meron umanong Chinese vessels ang nagtapo ng human waste sa karagatang sakop ng West Philippine Sea. Samantala, hindi pa o sinabi pa ni Antiporda na hindi sila kikilos ng walang batayan at kung kinakailangan i-validate ang naturang barko ng China ay gagawin nila ito. Ayan, tingnan natin kung ano na ang latest mamaya kung tayo ay magkakaroon ng pagkakataon naman na makakuha ng latest mula po sa DENR. Eh, napag-uusapan nga po ang West Philippine Sea. Ito po ang isang ngayon bagong bansag sa karagatang yan. Waste, as in W-A-S-T-E. Waste Philippine Sea. Ito ang inihayag ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto. Hindi lamang ginawang reclamation area ng China ang West Philippine Sea, ginawa pa itong toilet dahil sa pagtatapo ng dumi o human waste. Nako. Nanawagan naman si Recto sa Department of Foreign Affairs na pag-aralan ang paghahain ng diplomatic protest laban sa China. Sinabi po ni Recto na dapat imbestigahan rin ng Department of Environment and Natural Resources ang pagtatapo ng human waste ng mga Chinese vessel sa WPS. Isaan niya ito sa kailangan tignan ng DNR kung may basihan para magsampa ng kaso sa korte. Git pa na Recto, dahil sa ginawa ng China, dalawa na ang kanilang man-made. Una, ang Great Wall of China na nasa kalupaan at ngayon naman ang Great Waste of China sa karagatan.
Grabe. Ipinabatid pa ni Recto, nasa ilalim ng domestic and international laws, mahigpit na ipinagbabawal ang pagtatapo ng basura sa karagatan. Yan po ang mabantot na balita ngayong umagang ito ng Miyerkules. Oras natin, 7 minuto bago mag-alas 5 na madaling araw. Balitang politika po tayo. Nangunguna si Davao City Mayor Sara Duterte at ang kanyang ama na si Pangulong Duterte sa isang survey para sa posibilidad o posibleng kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. Sa survey ng Pulse Asia na isinagawa noong June 17 hanggang June 16 sa 2,400 na respondents, nakakuha si Sara Duterte ng 28%, sumunod sa kanya si Manila Mayor Isko Moreno na may 14%. Nakakuha naman ng 13% si dating Senador Bongbong Marcos at Senador Grace Po, 10%. Maliban dito, nakakuha naman ng 8% si Senador Manny Pacquiao, 6% naman si VP Lenny Robredo at 4% naman si Senator Fanfilo Lacson. Patuloy namang nangunguna si Mayor Sara Duterte sa naturang survey, ngunit nagpahayag ng pag-aalangan ang alkalde tungkol sa pagtakbo sa susunod na halalan. Samantala, noong nakarang linggo, inihayag ni Davao City Mayor na bukas ito sa pagtakbo bilang Pangulo ng Bansa. Hindi tatakbo sa pagpapangulo si Davao Mayor Sara Duterte sa susunod na halalan. Ito ang binigyan diin ng Hugpong ng Pagbabago o HNP sakaling tumakbo si Pangulong Duterte bilang Vice Presidente ng Bansa. Sinabi ni HNP Secretary General Anthony Del Rosario, maaaring tumakbo na lamang muli ang batang Duterte sa pagka-alkalde sa lungsod ng Davao. Giit ni Del Rosario kung sino man ang mapili ng Pangulo na tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno, buong pusong susuportahan ng kanilang partido. Noong nakaraang araw ay sinabi ng Pangulo na kung nais ng anak na tumakbo, ay gawin na lamang ito sa mga susunod na panahon. Gayunman, nilinaw ni Pangulong Duterte, pananakot lamang sa kanyang mga kalaban sa politika. Ang binitawang salita na pagtakbo sa pagka-vice presidente. Tutol ang ilan sa mga miyembro ng ruling party na PDP laban sa plano ni Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo sa pagka-vice presidente sa 2022 national elections. Ayon kay Rufina Pines Arcega, chairperson ng National Education Committee ng partido, kung mayroon mga sumusuporta, marami rin naman silang kapartido ang tumututol sa plano ni Pangulong Duterte. Sakaling ituloy ang plano, posibleng mapatalsik si Pangulong Duterte sa PDP laban. Ipinunto ni Arcega na illegal ang resolusyon na humihimok sa Pangulo na tumakbo sa pagka-vice presidente, lalo't binalangkas ito sa kasagsaga ng isang hindi otorisadong pulong sa Cebu noong Mayo. Magugunit ang nasibak sa PDP ang tatlo sa mga kaalyado ni Pangulong Duterte sa pangunguna ni Energy Secretary Alfonso Cusi dahil umano sa paglabag sa rules ng partido. Samantala, tayo po ngayon ay bumalik sa ating mga tagapag-ulat mula sa probinsya. Ronda, probinsya. Meron dong hong panibagong supply ng bakuna na dumating sa Bicol. Good news! Alamin natin ang balita mula kay Melvin Machado. Melvin, kay gandang morning! Ito ang panibagong supply ng COVID-19 vaccine na dumating sa Legazpi City Airport kahapon. Ito ay kinabibilangan ng 10,000 vials ng coronavirus vaccine at 2,400 doses ng Gamaleya vaccine ng Sputnik V. Ang coronavac ang nakalaan para sa second dose sa mga lalawigan ng Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon at sa lalawigan
Ang Katanduanes ang Gamaleya vaccine naman ay inilaan ng national government sa BRTTH itong Bicol Regional Training and Teaching Hospital at Legazpi City para sa pilot rollout. Agad namang dinala sa DOH Bicol CHC Cold Storage Facility para sa inventory. Ngayong umaga malalaman kung ilan naman ang ipapadala sa mga naturang dalawigan bilang bahagi ng pagpapatuloy ng pagpapakuna dito sa Bicol Region. Wala sa Bicol, Melvin Machado. Nag-uulat sa impila may todong lakas, DWIZ. Kay gandang morning, Pilipinas! Pilipinas! Mga balita sa labas ng bansa. Anim katao ang patay habang marami pang nawawala sa nangyaring pagguho ng lupa dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan sa India. Ayon sa mga rescuers sa Northern India, hanggang sa ngayon ay hinuhukay pa rin nila ang mga lupa dahil maraming biktima ang natabunan sa nangyaring insidente. Nakita sa ilang video ang ibinahagi sa social media na inagos ng baha at pagguho ng lupa ang mga kalsada at mga sasakyan sa naturang lugar. Sinabi ng mga opisyal na na-recover nila ang ibang bangkay o ang isang bangkay at 5 tao ang nailigtas, ngunit may 2 pang bangkay ang natagpuan sa naturang pagguho ng lupa sa ilang parte ng lugar. Nagbabala naman ang ilang otoridad sa mga turistang bumibisita sa naturang lugar na huwag munang pumasyal rito dahil na rin sa banta ng COVID-19 at sa nangyaring insidente. Balitang Sports. Naniniwala si Philippine Olympic Committee o POC Chairman Bumble Tolentino na makakakuha ng gintong medalyang ang Pilipinas sa gaganaping Tokyo Olympics sa 24 ng Hulyo. Ayon kay Tolentino, kung mangyayari ito, ito ang kauna-unahang gintong medalya na matatanggap ng Pilipinas sa naturang torneo. Kabilang sa inaasahang makakasungkit ng medalya sa international sporting event ay ang pole vault ace na si Ed Obiena, golfer Yuka Saso, gymnast Carlos Yulo, weightlifting veteran Heidelin Diaz, at skateboarder Marjeline Didal. Sinabi ni Tolentino na ang 11 na manlalaro na isasabak sa Olympics ay dumaan sa matinding paghahanda at pag-iinsayo. Sa nasabing bilang ng mga atleta, 4 na lamang ang naghihintay para sa kanilang flight patungo sa Tokyo sa susunod na mga araw. At yan po ang kabuuan sa unang bugso ng mga pagbabalita natin sa unang bahagi ng programang Kay Gandang Morning Pilipinas. Babalik po ako makalipas lamang ang ilang paalala mula sa ating himpilan at mga balita. Philippine Standard Time, alas 5 impunto ng madaling araw. Kay Gandang Morning Pilipinas! PWIZ. Gandang morning, Pilipinas! Oras po natin, 7 minuto makalipas po ang alas 5 na madaling araw. Kay gandang morning, Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo na naabot na ating broadcast. Mga mahal po naming mga Pilipino abroad, ang mga itinuturing po na bayani ng ating bansa, ang ating mga OFW, manggagawang Pilipino dito po naman sa Pilipinas, na maagang-magang gumigising ang ating mga biyahero, mga driver ng mga pampasaherong sasakyan, mga taxi driver, PUB o mga jeepney driver, kumusta po kayo? Kay gandang morning po sa inyo sa ating pong mga manggagawang ngayon pa lamang ay umaarangkada na sa kanilang trabaho. Ingat-ingat po tayo sa ating paglalakbay ngayong madaling araw nito ng Wednesday, July 14. At maraming salamat din sa mga kaagapay natin dito kanina kay Engineer Jeric Barreto na sinamahan tayo sa loob ng unang bahagi ng ating programa ngayong umaga. At ngayon, narito na si Kuya Winner Contihino. Ayan, magandang umaga, Engineer Winner, sa iyong pagsuporta. Samantala, mahalaga po sa araw na ito na malaman po natin ang lagay ng ating panahon. At nasa linya na po natin ang Pag-asa DOST.
Alamin po natin ang latest sa ating weather forecast mula kay Chris Perez ng Pag-asa DOST. Kay gandang morning, Chris, anong latest sa ating weather forecast? Magandang umaga din po. Inaasahan nga na magiging maulap, kalat-kalat ang mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog sa Mimaropa, sa Bicol Region at sa buong Visayas dahil nga sa binabantayan nating low pressure. At bagamat maliit ang chance na maging bagyo at posible ring matunaw within 12 to 24 hours or less, ay patuloy tayong magbibigay na update sa ating mga kababayan. Samantala, ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng ating bansa makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. May tsansa na mga pulupulong dagli ang pag-ulan. Minsan may kasamang pagkidlat at pagkulog, lalo na sa dakong hapon o gabi. So far, wala po tayong inaasahang bagyo na makakapekto sa anumang bahagi ng ating bansa ngayong araw. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center o si Chris Perez nag-uulat. Maraming salamat, Chris Perez. Sa oras po nating 10 minuto, makalipos po ang alas 5 ng madaling araw, balikan muna natin, pasadahan muli natin ang headlines ng mga pangunahing balita sa araw na ito. Gandang morning! Headline! Mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa bumaba ng halos 2,000. Metro Manila hindi pa handa sa MGCQ pagluluwag sa quarantine status. Nakasalalay sa pagbabakuna sa 20% ng populasyon. Mix and match ng bakuna contra COVID-19, tututukan pangangailangan ng booster shots. Under study pa. Pagpapatupad ng National Price Freeze na paso na, mga negosyanteng pasaway binalaan. Duterte sa 2022 umarangkada ayon sa latest na Pulse Asia Survey. At hablot cellphone umatake sa Maynila, pamangkin ng Pangulong Duterte na dali. Balita sa sports, kauna-unahang gintong medalya, target ng Pilipinas sa Tokyo Olympics. Balita sa iba, yung dagat, 6 katao patay sa landslide sa India. Bago po natin pasadahan muli ang mga detalye ng balitang ito, atin munang bisitahin ang mga balita naman mula sa ating mga tagapag-ulat mula sa probinsya. Ronda, probinsya. Alamin natin ng latest mula sa Central Luzon, may pag-uulat si Diony Gole. Kagandang morning, Diony! Yes, kasama nga David, magandang umaga. Dalawang kawaningan itong lokal ng pamahalaan na mula dito sa bayan ng Purat, Pampanga, Calabozo ngayon na matapos sila nga masakuti sa bypass operation sa nailatag naman ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 3, Pampanga Provincial Police Intelligence Unit at Purat Police Drug Enforcement Unit dito sa bisinidad ng Barangay Halunga, dito rin sa nasabing bayan sa Purat. Kinilala ni Police Colonel Arnold Thomas Ibay, Pampanga Police Provincial Director, itong mga suspect na sina Jerome Maliare, 30 years old, ng Purok Uno, Barangay Pulong Santola, at ang Hilito Lansa, 55, ng Model Community, Barangay Pio, kapwa dito sa nasabing bayan, na samsam dito sa dalawa ang kabuang 4 na plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may street value na 24,000 pesos at marked money na siyang ginamit sa operasyon. Ayon pa rito kay Ibay, ipinalalagay nilang high value target itong dalawang suspeka dahil sa pareho silang empleyado ng munisipyo. Bukod sa droga at marked money na kumpiska rin dito sa dalawa, ang ambulansya ng munisipyo at isang motorsiklo na hinihinalang ginagamit nila sa kanilang drug trade. Dahil dito, ang mga suspek ay maharap ngayon sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, drug pushing at possession of illegal drugs.
sa ilalim nitong Republic Act 9165 o higit na kilala sa Dangerous Drugs Act of 2002 sa piskalya habang kapwa nakapiit na sila dito sa detention cell ng Purac Police Station. Mula dito sa gitna ng Luzon, ito si Johnny Goles in Production Patrol. Nag-uulat sintilang ito Dulakas DWIT. Kay gandang morning, Pilipinas! Salamat, Diony Gole, mula sa Central Luzon. Mamaya, babalikan pa natin ang mga balita naman mula sa iba't ibang panig ng bansa at dito pa rin sa Metro Manila. Samantala, balitang politika po tayo. Tuloy na ang isasagawang General Assembly ng PDP Laban para sa mga bagong itatalagang opisyal. Ito ang kinumpirma ni PDP Laban Vice Chairman Alfonso Cusi. Gaganapin ang naturang General Assembly ng partido sa 16 at 17 ng Hulyo. Pangungunahan ito mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi rin ni Cusi na layo nito na makilala kung sino dapat ang mamuno sa partido. Giit ni Cusi, hindi ito tinatanggap ang pagkakasipa sa naturang partido, lalo na't hindi naman ito dumaan sa tamang proseso. Bukod dito, wala rin anyang silang violations tulad ng sinabi ni Senador Coco Pimentel. Magkakaroon ng pagbabago sa proseso ng pagboto sa 2022 local and national elections dahil na rin sa banta ng COVID-19. Ito ay ayon kay COMELEC spokesman James Jimenez. Posibleng maging sanhi ng mass gathering ng mga tao ang botohan, kaya dapat may pagbabago sa proseso ng pagboto. Ikinukonsideraan niya na 5 tao lamang ang papayagang manatili sa silid-aralan na gagamitin bilang voting venue, kabilang ang 3 miyembro ng electoral board, 1 watcher ng kandidato at 1 botante. Sinabi ni Jimenez na ang pamantayan sa mga nakaraang halalan ay palaging may puwang o hindi bababa sa 10 tao ang bumoboto sa namang lugar ng botohan. Sa ngayon, may banta pa rin ng COVID-19, posibleng anyang babaan ang bilang ng mga maaaring bumoto sa bawat polling precinct. Samantala, hinihintay pa na talakayan ang naturang panukala para sa paghahanda sa 2022 elections. Samantala, mainit na balita po ngayon ang tinutukoy po na Waste Philippine Sea. Nako, kaya minarapat po natin ngayon na makipag-ugnayan sa DNR kaugnay po ng balitang ito na umuloy pagtatapon ng pasintabo po sa mga nag-aalmusal sa mga waste o mga human waste sa mismong karagatan ng West Philippine Sea. Nasa linya na po natin ngayon ang napakasipag, maagang-maagang nagising at ginising natin si DNR Undersecretary Benny Anteporda. Kay gandang morning, Undersecretary Benny, salamat sa inyong maagang pagising para sa panayam na ito. Yes, good morning, good morning sa ating mga tagapakinig. Opo. So, dito sa balitang ito ay inyo pong nabanggit na inyo pong kasalukuyang inaalam ang balitang ito na mayroon daw hong human waste na itinatapon itong mga sasakyang pandagat ng China. Ano pong latest dito, Undersecretary Benny? Well, as of yesterday, narinig naman po natin ang nagsalita na po ang Department of National Defense na fake news po ang nasabing issue tungkol po sa sinasabing waste na yan. Opo. Unang-una, yung pong ipinalabas nila na larawan, ito po yung larawan na kinuhanan sa Australia. Barrier Reef. Opo, yun po yung lumalabas. Pero sa atin naman po, we're giving them also the benefit of the doubt, wherein sa atin po, we want to assure the people na tuloy po yung ating pagpuprotekta sa atin pong environment. Opo. Una-una, bagang paliwanag din po,
ito po ay under sa jurisdiction ng Philippine Coast Guard, pero po yung pag-uusapan po naman natin, yung waste po na discharge na pong ganyan na ginawa, yan po yung illegal. Yan po yung nakaka-apekto sa ating biodiversity. Kung kaya ng inyong lingkod po yung nagsasalita ngayon, na tayo po niya nakahandang protectional po ang ating biodiversity. Kung kaya ta, again, we're looking into this, we're trying to use all our resources, coordinating with different government agencies, just to look into this, to be sure na ang ating pong environment ay napaprotektahan. Gusto lang po nating idiin at muli linawin, ikumpirma, Undersecretary Benny, nabanggit nyo na itong balitang ito na umano'y pagtatapon ng human waste ng isang Chinese vessel sa ating West Philippine Sea ay fake news, at yung pong ipinakita pong larawan nila ng mga naglabas ng balitang ito ay hindi ho kuha sa mismong West Philippine Sea. Paki-confirm ho yan, Undersecretary Benny? Well, that is based on the statement yesterday of the Department of National Defense. Opo. Kung saan na sila po yung unang na alam na itong issue na ito. Mm-hmm. At ang inyong lingkod naman po, sa personal naman po nating kalaman, yeah. Well, hindi po ganoon ang marka sa karagatan ng waste discharge. Ito okay. Po. Sa atin pong nakita, yung pong larawan, maari po na oil spill po yung nakita natin, yung pagtapon na yun, mukhang may langis po yun, kung kaya't ganun po ang marka sa tubig. Uh-huh. Hindi po ganoon ang marka sa tubig ng tinatawag natin na human waste. Discharge po ng human waste. Oo, gayon pa man, kung hindi man po ito human waste, maliwanag pa rin po na talagang nadudumhan dahil nga po dito sa, kung yan man po ay langis o anumang uri ng dumi o basura na inilalabas po ng mga vessel po ng Chinese dyan sa West Philippine Sea. Ito po yung concern natin ngayon. Hindi man yan kumpirmadong human waste, pero meron pa rin hong pollution na nagpapadumi sa ating nasasukupang karagatan mula sa mga foreign vessel, Undersecretary Antiporda, sir. Yeah, but again, of course, we need to validate this, the authenticity of the allegation na ganun nga po, na dinudumihan po yung ating karagatan. Yeah. And of course, we need also to check on the vessel, no? Kung talaga bang Chinese vessel ito, dahil unang-una dyan po sa atin sa West Philippine Sea, hindi lang po naman mga Chinese vessels ang nandyan at Filipino vessel, meron pa hong mga ibang bansa rin na naglalayag din po dyan sa karagatan na yan. Yeah, and speaking of ito pong pasintabi muli sa mga maagang nag-aalmusala, ito pong human waste, paki-educate nyo nga kami, Undersecretary Antiporda, yung pong mga vessel, yung mga barko, kahit po barko ng Pilipinas, paano ho ba? Hindi ho po pwedeng basta-basta na lamang talaga palabasin ang mga human waste na ito mula po sa mga sasakyang pandagat na yumayaot o lumalaot po sa ating mga karagatan, Undersecretary Benny Antiporda. May batas ho ba dito? Well, meron po. Bawal po yan. No po? Hindi po natin maaring i-discharge na lang yan sa karagatan. Opo. Sa gitna ng buong dagat o sa laot. Magdi-discharge na ganyan. Bawal po yun. Meron pong mga service provider sa mga port po na talagang nagsiservice na ganito. Tinukuha po sa barko yan. At doon naman po ay itinitreat po yung discharge na yan bago po yan itapon. Opo. Ganun po ang nangyayari. Kahit po, Undersecretary, yung urine, no? Hindi ho basta-basta ito dinidispose, dinidischarge sa karagatan, Yusek? Well, tama po yun. Kasi alam naman po natin, halos magkasama na yung, urine, saka yung human waste na ganyan, hindi ho talaga itinitischarge sa karagatan yan. Yeah, oo. At least maliwanag po yan. At hindi ho basta, maganda rin po na na-educate po natin ang tao
na hindi ho talaga basta-basta ito ginagawa sa ating karagatan. Gayunpaman, Undersecretary Benny Antiporda, tulad ng nabanggit nyo, ay meron pa rin ongoing investigation with coordination sa ating pong Department of National Defense para po na higit na sa paglilinaw at makita unang-una kung totoo ba talaga na human waste, pangalawa ay anumang uri ng basura ito, pangatlo, ito ba ay Chinese vessel o iba pang mga vessel, baka minsan no, may Vietnamese vessel din po, di po ba, Undersecretary? Tama po, yun po ang magiging laman po ng ongoing investigation at magde-deploy ho kayo, Undersecretary Benny, na mga tauhan po ng DNR, kaakibat po, kaagapay po ang Philippine Coast Guard o ng ang Armed Forces of the Philippines, sir? Well, of course, doon po sa tinatawag natin na investigation na ito, ginagamit na po natin yung ating mga resources from other government agencies just like the Department of National Defense, the Philippine Coast Guard, and of course, ito pong ating West Philippine Sea Task Force. Meron pong task force dyan na humahawak. Kung saan dyan din po tayo nakikipag-coordinate. Yeah, so ito po ang latest. Inactivate nyo na po yung task force para magkaroon po ng masinsinang investigasyon dito nga po sa napabalitang ito na waste disposal sa ating pong karagatang nasasakupan ng WPS, Undersecretary. Yes, actually hindi po. Meron po talagang task force na. Yeah. No po, na nabigyan po ng tasking, of course, dyan sa issue ng West Philippine Sea niya, kung saan dyan po tayo makikipag-coordinate. And of course, ang pinaka-importante pong ahensya na humawak dyan is the Department of Foreign Affairs. So, kaya huwag po tayo mag-alala at ang pong DNR ay tuloy-tuloy pong nagpo-protekta sa ating pong kalikas. And syempre, tulad ng nabanggit nyo, na mayroon na nga pong talagang task force dyan, ngayon, yun po yung magsasagawa po ng investigasyon. At kapag ka, kung ano man po ang magiging resulta ng investigasyon, Undersecretary Benny Antiporda, ay i-report din natin po sa DFA para ang DFA po mismo ang kumastigo na naman sa, kung yan ay Chinese vessel, sila po ay sisitahin ang ating pong pamahalaan sa pamamagitan po ng Department of Foreign Affairs, sa Undersecretary Benny. Well, tama po kayo dyan. Ayan. Thank you very much, Undersecretary Benny Antiporda. Maraming salamat po muli sa inyong panahon at narinig po namin ang panig ng DNR hinggil po sa bagay nito, sir. Salamat po ng marami. Inyo pong napakinggan si Department of Environment and Natural Resources, Undersecretary Benny Antiporda. Hey, gandang morning, Pilipinas! Oras po natin, alas 5:26 ng madaling araw, 5:26 a.m. At at least, yan po ang latest mula sa DNR. Pero hindi naman po minamaliit ng DNR. Kung yan man po ay hindi po tinatawag na human waste, pero malinaw pa rin na meron talagang pagsasalaula sa ating pong karagatan, nasasakupan po ng Pilipinas. Kaya marapat lamang po naman na hindi po magpabaya ang ating pamahalaan at kahit po yan ay foreign vessel, ay dapat sitahin at mabigyan po ng karampatang aksyon ng ating mga kinauukulan. Tuloy-tuloy ang mga balita. Balitang balik tayo sa mga balita naman natin. Huwag na nating paghintayin ang ating mga balita mula sa probinsya. Ronda, probinsya. Ano kaya ang balita naman mula sa Bataan? Alamin natin mula kay June Bringula. Kay gandang morning, June Bringula. Kay gandang morning, dyan sa inyo. Nasa COVID-19 very high risk area ang bayan ng Marbeles dito sa Bataan. Ito ay sa labas ng National Capital Region o NCR ayon sa Okta Research Groups. Batay sa pinaka-latest report ng Okta, lumilitaw na tumaas sa 2.53% ang COVID-19 reproductive rate sa bayan ng Marbeles.
Samantalang ito nakaraan linggo lang kasi ay umabot lamang ito sa 1.39% ayon sa Okta Research. Ito ay makapagtala ng 218 na kalagdagang bagong kaso ng COVID-19 sa bahay ito dito lamang July 11. Sinasabing 61% na mas mataas ito kumpara sa average ito nakaraang linggo. Ayon pa rin sa ulat ng Okta, tumaas din ang incident rate sa 35.67 per 100,000 bawat araw at ito ay sobrang taas ayon sa kanilang pagdusuri. Wala rin umanong intensive care unit sa bahay ng Marabeles kaya itinuturin nila itong very high risk ang bahay nito sa COVID-19. Yun rin ba nagulat sa implementado lakas TWIC. Yun! Oo nga, nadinig ko nga ang palitang yan tulad ng iyong idiniin sa iyong report na tumaas ang kaso ng COVID-19 diyan sa Marabeles, Bataan. So ano ngayon ang ginagawang hakbang ng ating local government para po ma-contain o magawan po ng solusyon ang problemang ito? Mayroon ba tayong muling paghihigpit sa mga pumapasok sa Marabeles, Bataan, Kuyang Jun? Tama ka dyan na Kuya David. Kahapon nagpulong na yung Universal Health Officer kasama na din dyan yung Provincial Health Officer ng Libingan ng Bataan at pinag-usapan nga kung paano mapitigil nitong pagkalat ng COVID-19 dito sa bayan ng Marabeles. Tama ka, tagigpit na nga sila ngayon. Yeah. Lahat ng papasok, maging taga-Orani, taga-ibang lugar, taga-ibang bayan, hinigpitan nila na pagpasok dito sa naturang bayan kasama David. Yeah, tama lang naman yan talaga para nakaka-alarma yung pagtaas niyan at tama ka, yung report ng Okta Resource Group. Ang Marabeles ay namamayagpagmuli sa dami ng COVID-19 cases. So ipapalop natin yan, Kuyang Jun, ha? At bigyan mo kami ng update hanggang mamayang hapon sa mga balita dyan sa COVID-19 cases. Balik sa inyo dyan, David. Thank you very much. Sinyo po napakinggan si Jun Bringula mula sa Bataan. Tuloy-tuloy ang mga balita mula naman sa Ilocos Norte. May balita tayong tatanggapin mula kay Ronald Idol Domingo. Kay gandang morning, Ronald Idol, go! Yes, kay gandang morning, kasamang David. Ipinialam ni Vice Mayor Vicente Lasso ng Lungsod ng Lawag na inaprubahan ng sanggunyang panlungsod ang CDC Resolution. Iniayad niya na ito ay may kaugnayan sa pagnanais ng pamalan ng Lungsod ng Lawag na maglaan ng pundong magagamit sa pambili ng bakuna laban sa COVID-19. Sinabi ng Vice Mayor na ipinasa o ipinasa nila ang resolusyon dahil ang 20% Development Fund at ang City Disaster Risk Reduction Management Fund lamang ang maaaring gamitin na pambili ng bakuna. Ipiniwanag ni Lasso na ang kabuuan ng pundong naaprubahan ay 53 milyong piso. Ganun taman, iniayag niya na malaki pa rin ang problema dahil 30,000 doses lamang ang kaya nitong bilhin. Ayon kay Lasso, nangangahulugan na ito ay para lamang sa 15,000 mamamayan ng Lungsod ng Lawag ang mababakunahan. Ipiniwanag niya na kailangang mabakunahan ang mahigpit sa 75,000 mamamayan ng Lungsod ng Lawag upang makamtan ang tinatawag na herd immunity. Mula dito sa Ilocos Norte, ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tudong lakas, DWIZ. Maraming salamat, Ronald Idol Domingo. Oras po natin, tayo po ay pansamantala magbe-break muna. 5:32 a.m. Kay gandang morning, Pilipinas! Pilipinas! DWIZ. Kay gandang morning, Pilipinas! Pilipinas. Alas 5:35 ng madaling araw, 5:35 a.m. Kay gandang morning muli sa ating mga taga-subaybay at nakatutok sa ating Facebook Live si Rosana B. Tomezawa. Kay gandang morning sa iyo. Ito ay from Japan. Si Jasmine Sandoval. Kay gandang morning.
Nelson Malinao, kay gandang morning at kanyang binabate rin. Ito pala from Falls Charles sa Virginia, USA. Si Patricia Ishil, kay gandang morning at sa kanyang BFF na si Martes Condo at kapatid niya sa Bulacan na si Melinda at Jeff Rivera. Kay gandang morning sa inyo dyan sa Bulacan. Kay gandang morning, Martes Condo. Kay gandang morning, T. Zen B. Roman ng Orani, Bataan. Kay gandang morning kay Flor Deliz Espadilla. Kay gandang morning sa iyo. At kay gandang morning naman kay Antonio Velasco ni Nubla. Ayan. Kay gandang morning, Rosana B. Tomizawa at Daisy Pranga. Kay gandang morning din kay Pearl Jasmine Hertz. Uy, parang kinala ko to ah. Sounds family. Kay gandang morning, Lucy Yap. Daisy Pranga. Yan. At kay gandang morning kay Boss Chono Baviera. Oras po natin, alas 5:37 na po ng madaling araw. Tuloy muna tayo sa ating mga balita. Hindi na po papayagan ng Commission on Elections ang Public Display of Affection o PDA sa pangangampanya para sa halalan 2022. Ito'y dahil sa patuloy na banta ng COVID-19 sa bansa. Sa isang pagdinig sa House Committee on People's Participation, sinabi ni COMELEC spokesman James Jimenez na kahapon din ay nakapanayam natin na madaling araw na kasama na sa campaign system ng mga politiko tuwing eleksyon ang pakikipagkamay sa mga botante at paghalik sa mga bata sa mga komunidad. Sinabi ni Jimenez na humaharap ang bansa sa krisis ng pandemya kung kaya't ito'y ipagbabawal muna. Samantala, inaalam pa ng ahensya kung anong magiging sistema para sa halalan sa 2022. Ayan po ang ilan sa mga latest kaugnay ng mga paalala sa panahon ng kampanya. Yun daw pong mga may COVID-19, paano kaya sa panahon ng eleksyon, sa panahon ng botohan, ano kaya ang dapat gawin nila? Maaring makaboto ang mga COVID-19 patients o may sintomas ng virus sa 2022 national elections. Ito ang tiniyak ni Commission on Elections spokesperson James Jimenez sa ginanap na online forum sa pangunguna ni Committee on People's Participation Chairman Florida Rida Robes. Ayon kay Jimenez, sa mismong araw ng halalan ay papayagang makaboto ang mga may COVID-19 o may sintomas ng sakit pero nakasegregate o nakahiwalay ang polling precinct ng mga ito. Sa ganitong paraan niya ay ma-exercise pa rin ang mga may sakit ang kanilang right of suffrage dahil hindi naman dinidiskwalipika ng pagkakaroon ng COVID ang karapatang bumoto ng mga tao. Ngit pa ni Jimenez, ang strategy na ito ay ginawa na nila kamakailan sa plebisito sa paghahati ng Palawan kung saan naging matagumpay ang nasabing hakbang. Samantala, pinag-aralan na rin ng COMELEC na limitahan ang maaring makapasok sa bawat polling precinct upang masunod na rin ang ipinatutupad na health protocols. Dalawang sospek, ito'y balitang pulis na po. Dalawang sospek ang arestado sa paghahablot ng cellphone ng pamangkin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Maynila. Naglalakad ang biktima sa kanto ng Ligarda at Mendiola Streets dakong alas 11 ng gabi nang harangin siya ng isang tricycle na mga sospek na agad na humablot sa kanyang cellphone. Ayon kay NCRPO Chief Major General Vicente Danao, kagagaling lamang sa trabaho ng hindi pinangalan ang biktima na agad nagreklamo sa pulisya at ipinakausap kung pwedeng ma-recover ang kanyang cellphone na ginagamit sa trabaho.
Nasakote naman ang mga suspect sa Tondo, Maynila matapos masangkot sa isang riot at na-recover ang iPhone ng biktima. Mabuti na lang na-recover. Tumanggi nang magpa-interview sa media ang pamangkin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sumadsad na sa nakaalarmang sitwasyon ng level ng tubig sa San Roque Dam sa Pangasinan. Nito lamang Lunes ay bumaba sa 227 meters ang level ng tubig sa naturang dam na ikinukonsiderang alarming level. Ayon sa San Roque Power Corporation, pinangangambahang bumaba sa 225 meters ang level ng tubig o critical level bukas. Aba, concern nga ito, nakaka-alarma nga. Sakaling mangyari ito, hindi na makapag-ooperate ang planta ng hanggang 8 oras upang ma-produce ang 115 megawatts at matatapyasan ang irrigation supply. Nako, nasa 30 ektaryang taniman ang namimiligrong makaranas ng kakulangan ng tubig kung hindi uulan. Aba, nako, nakakalungkot itong balitang ito diyan po sa San Roque Dam. Samantala, balikan natin po ang ating mga masisipag na tagapag-ulat mula sa probinsya. Ronda, probinsya. May update ho tayo mula sa ating tagapag-ulat sa Calabarzon, si Mar Olete. Kay gandang morning, Mar Olete, go! Magandang umaga, kinilala ang bayan ngayon ng San Pablo sa mga bayan na ginawaran ng 2021 Outstanding Local Project Monitoring Committee sa rehiyon ng Calabarzon. Sa pamumunga ni San Pablo Mayor Loreto S. Amante, tinanggap ng naturang bayan ang nasabing pagkilala. Iginawad ang parangal na ito dahil sa napanatiling daloy ng operasyon ng Project Monitoring at Evacuation Division of the City Planning and Development Office noong nakaraang taon. Mula ito sa naging partisipasyon ng nasabing komite sa mga virtual trainings, pagpasa ng RPNES reports at pagsagawa ng desk at field monitoring activities habang patuloy na umiiral ang pandemya. Samantala, kabilang din sa mga hinirang ang probinsya ng Batangas at munisipalidad ng Carmona, Cavite at naging runner-up naman ang lalawigan ng Quezon, Cavite at Laguna, gayon din ang munisipalidad ng Katanawan, Quezon. Ay isang malaking pasalamat na nakuha ito ng San Pablo City ngayon dahil nga sa mahusay nilang pagganap ng kanilang tungkulin. Kung mga kapita, Prince Calabarzon, marulete nag-ulat para siyang pilang may tonong nakas, PWIT. Samantala, mula sa Calabarzon, nakita tayo ng bahagya sa Central Luzon. May pag-ulat naman, nagbabalik si Johnny Gole. Kay gandang morning muli, Johnny! Yes, kasama nga David, mayat nga ba ka? Pinangunahan nga nitong si Magalang Pampanga Mayor Romulo Epexona ang selebrasyon nitong Nutrition Month ngayong buwan ng Hulyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng shelter weighing scale sa lahat ng 27 barangay na nutrition na officers na mahagi rin ng alkalde ng mga certified seeds para doon sa iba't ibang gulay at pananim bilang suporta sa okasyon na may timang malnutrisyon na patuloy na labanan na first 1,000 days tututukan na. Sa kanyang mensahe, sinabi nito si Mayor Texon, kailangang itaguyod ang programa kontra malnutrisyon na sa kanilang bayan na sa pamamagitan ng pagtatanim kahit sa gilid lamang ng bawat tahanan o itong kanilang kapaligiran na at mga bakanting lupain sa mga paaralan. Handa naman niyang sumusuporta itong lokal na pamahalaan sa mga programa upang malunasan o maibsan itong problema sa malnutrisyon. Hindi lamang dito sa bayan ng Magalang kundi sa iba pang mga lugar sa bansa. Ipinagmalaki nito na mababaan niya yung problema ng malnutrisyon dito sa bayan ng Magalang na isa sa mga lugar dito sa Pampanga na itinuturing na agricultural municipality at mataas ang pagpapahalaga ng lokal na pamahalaan sa sektor ng agrikultura. Buong pagmamalaki rin ng alkalde ang patuloy na pagtuklas nitong Pampanga Agricultural State University o PSAO na nasa kanilang bayan sa uri ng mga pananim at mga makabagong pamamaraan sa pagsasaka upang lalong umunlad niya
itong sektor ng agrikultura dito sa bayan ng Magalanga, sa Pampanga at maging sa buong lalawigan. Kasama sa mga dumalo sa nasabing okasyon na ay sina Doktora Maria Lourdes Natividada, Rural Health Officer, Municipal Administrator Lindon Tunalana, mga Department Heads of Offices at mga Barangay Nutritionist. Mula dito sa Gitnang Luzon, ito si Johnny Goles, Central Luzon Patrol, nagulat si Tila Mito Dulacas, DWIC. Kay gandang morning, Pilipinas! Maraming salamat sa ating mga tagapag-ulat mula sa probinsya. At kanina, tayo po ay punong-puno rin ng mga balita naman mula sa ating mga Metro Patrol at mga balita mula sa ating mga regular IZ Patrol. At maraming salamat po sa inyong suporta sa programang Kay Gandang Morning Pilipinas. At tayo po ay sa ikatlong araw sa pagpapakilala o pagsisimula ng programang ito. Ay salamat po sa mga naging response ng ating pong mga taga-subaybay. At syempre, suportado rin naman tayo ng dati pong may-ari ng programang ito o sa oras na ito, time slot na ito, na si Lakay Rolly Gonzalo. Good morning, kay gandang morning, Lakay Rolly Gonzalo. Samantala, sa mga sandaling ito ay meron pa rin naman tayong natitirang mga balita. At sa natitira po nating labing tatlong minuto bago po mag-alasize ng umaga, balikan natin ang mga balita. Ipinagbawal na ng Supreme Court ang produksyon at pagbebenta ng mga produktong nagtataglay ng kanilang tatak sa Administrative Matter 21-06-07. Inatasa ng Korte Suprema ang lahat ng mga manufacturer, distributor at seller ng mga item na may marka ng SC na itigil na ang kanilang aktibidad. Kabilang sa mga pinagbawalan ang iba't ibang shopping platforms tulad ng Shopee at Lazada. Alinsunod sa Article 179 ng Revised Penal Code, mapaparusahan ng sinumang nagbebenta sa publiko at gumagamit ng mga insignia, uniform at damit ng SC kung hindi naman miyembro ng isang partikular na tanggapan ng hudikatura. Pinunto ng High Court na ang mga nasabing produkto ay maaring kagamitan o gamitin ng mga individual sa kanilang mga illegal na aktibidad. Malungkot na balita na mayapa na ang natitirang anak ni dating Pangulong Manuel Quezon na si Maria Zinaida Nini Quezon Avancenia sa edad na 100. Naku, naka 100 na po pala ito. Kinumpirma ni Ricky Avancenia na binawian ng buhay ang kanyang ina kahapon. Si Nini, na ikalawang anak ng dating Pangulo, ay co-founder ng Concerned Women of the Philippines, isang socio-civic organization na itinatag noong 1978 na sumusuporta sa anti-prostitution programs at non-violence. Naging miyembro rin si Quezon Avancenia ng Presidential Human Rights Committee. Nagbigay pugay naman si dating Presidential Communications Development and Strategic Planning Office Undersecretary Manolo Quezon sa kanyang tiyahin maging ang ilan pang personalidad. Kabilang narito si Senador Kiko Pangilinan at dating Presidential Spokesman Edwin Lacerda. Nadoble ang hinagpis ng dalawang pamilya sa Pampanga nang magkapalit ang... Nako, hindi kagandahang balita ere. Nagkapalit po ang mga bangkay ng kanilang mga kaanak sa punerarya. Nako. Ang bangkay ng ginang na kinilalang si Imelda Rome na balak pasanang paglamayan ng kanyang pamilya na ilibing na ng mga kaanak ng isang pumanaw na lolo. Pumanaw dahil sa komplikasyon sa baga si Rome sa Mount Carmel Hospital sa San Fernando City
At mula sa pagamutan ay pinuntahan siya ng mga kaanak sa punerarya upang makuha at maiburol. Gayunman, walang pangalan ang cadaver bag ng nadatnan ni Jerly Britannico, kaya't nang pabuksan na isang matandang lalaki ang bumungad sa kanya sa halip na ang ating si Imelda. Aminado mismo ang mga gwardiya ng punerarya na nagkapalitan niya ang bangkay at inakala ng pamilya ng matandang lalaki na ang kanilang lolo ang nasa ataul na hindi na pinabuksan at agad pinalibing dahil COVID-19 positive ito? Oy, dumulog na ang dalawang pamilya sa Pampanga Provincial Government habang humingi na ng paumunhilang ospital at punerarya na nangakong makikipagtulungan. Nako, nakakalungkot naman tong balitang ito, no? Nako! Samantala, tayo ngayon ay dumako na sa ating foreign news. Mga balita sa labas ng bansa. 6 na tao ang patay habang marami pa ang nawawala sa nangyaring pagguho ng lupa dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan sa India. Ayon sa mga rescuers sa Northern India, hanggang sa ngayon ay hinuhukay pa rin nila ang mga lupa dahil maraming biktima ang natabunan sa nangyaring insidente. Nakita sa ilang video na ibinahagi sa social media na inagos ng baha at pagguho ng lupa ang mga kalsada at mga sasakyan sa naturang lugar. Sinabi ng mga opisyal na na-recover nila ang isang bangkay at 5 tao ang nailigtas, ngunit may 2 pang bangkay ang natagpuan sa naturang pagguho ng lupa sa ilang parte ng lugar. Nagbabala naman ang ilang otoridad sa mga turistang bumibisita sa naturang lugar na huwag munang pumasyal rito dahil na rin sa banta ng COVID-19 at sa nangyaring insidente. Balitang Sports. Naniniwala si Philippine Olympic Committee o POC Chairman Bumble Tolentino na makakukuha ng gintong medalya ang Pilipinas sa gaganaping Tokyo Olympics sa 24 ng Hulyo. Ayon kay Tolentino, kung mangyayari ito, ito ang kauna-unahang gintong medalya na matatanggap ng Pilipinas sa naturang torneo. Kabilang sa inaasahang makakasungkit ng medalya sa international sporting event ay ang pole vault ace na si EJ Obiena, golfer Yuka Saso, gymnast Carlos Yulo, weightlifting veteran Heidelin Diaz, at skateboarder Margeline Didal. Sinabi ni Tolentino na ang 19 na manlalaro na isasabak sa Olympics ay dumaan sa matinding paghahanda at pag-iinsayo. Sa nasabing bilang ng mga atleta, 4 na lamang ang naghihintay para sa kanilang flight patungo sa Tokyo sa mga susunod na araw. At sumayin nyo ang kabuuan ng mga balita sa umagang ito ng Miyerkules. Siyempre, sa ngalan po ng ating mga nakaagapay, nandyan po si engineering side natin, si Engineer Winner Contejeno. At sa panig po naman ng ating pong mga news writer. Sino-sino ba ang ating mga news writer? Sa pangunguna siyempre ng tatlong magigiting na mga news writer, si Juday Estrada Lariño, Rashid Luxin, Drew Nasino. Nariyan din po nakaagapay ang ating mga social media team, sina Rex Espiritu at Jude Alabado. Ang ating pong communication assistant na alive and kicking, si Pearl Hias. Hias ng silangan. Pearl Hias ng silanganan. Aba, talaga naman ha. At syempre, kanina ang ating mga masisipag na nakaagapay naman sa technical side bago si kayang winner ay si Engineer Jeric Barreto. Sa natitira po nating 5 minuto, ito pong pagkakataon na pala naman pa rin natin para acknowledge po ang ating pong mga live audience sa ating Facebook Live at maging sa YouTube Live. Nariyan pa rin po siyempre nakatutok at nagbibigay po ng kanilang comments.
sina Toto Ernie Pelengon. Maraming salamat, ha. At nandiyan pa rin, siyempre, ang ating pong mga kasama, mga OFW sa iba't ibang panig po ng mundo na ngayon ay nakatutok sa pamamagitan po ng live stream at the same time ng ating Facebook live. Sa bahaging ito ng ating programa, bago po tayo mag-iwahiwalay, meron po tayong iiwan ng pagkaing pangkaisipan. Mga banal na paalala mula sa Aklat ng Buhay. Ang ating pong banal na paalala ay hango po sa Kawikaan 1717. Maganda po ito. Ang sabi po rito, ang tunay na kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at isang kapatid na maasahan kapag may problema. Ay, di ba? Totoo naman ho ito. Ang isang tunay na kaibigan na maituturing talaga siya na parang minsan eh mas matindi pa sa isang tunay na kapatid sa laman, ika nga. At sabi rito, maasahan daw kapag may problema. Kaya pag may problema ho tayo, eh nariyan po ang mga tunay na kaibigan na tumutulong po sa atin at nakaagapay, mahusay na mga kaibigan po na dumadamay sa panahon po ng pangangailangan. Yan pong ating Bible text sa araw nito, Kawikaan 17:17. Sa English po yan ay Proverbs 17:17. Umahabol, bumabati ang isa pa natin taga-subaybay, si Samuel Santiago. Sabi niya, kay gandang morning. Kay gandang morning sa iyo, Samuel Santiago. At sa bahaging ito ng ating palatuntunan, magpapaalam na po tayo tulad ng nabanggit po natin sa tweet na. Ako po ay nagpapasalamat sa buong pusong suporta ng pamunuan po ng DWIZ. At maraming salamat din po kay Lakay Rolly Gonzalo sa kanyang suporta sa bagong programang ito na Kay Gandang Morning Pilipinas. Mamaya po ay susunod naman ang programa na regular nyong nasusubaybayan sa tuwing alas 6 ng umaga. Nariyan po yung IZ sa alas 6 sa pamamagitan po ng ating kaibigan at kuya rin po natin na si Kuyang Alex Santos. Mamaya po yan. At syempre pagdating ng mga alas 7 mamaya, nariyan po ang mga balita. Magkasama po dyan si Kuyang Alex Santos at si Kuyang Edwin Eusebio. Ayan, gising na po tayo, bago na at magpatuloy sa ating trabaho sa araw na ito sa para po naman sa ating mga mahal sa buhay. Magpapaalam na po ang inyong lingkod, nagiiwan ng mga katagang, maraming salamat po sa privilege na makapagserbisyo sa inyo, ang inyong lingkod, David Oro. Kay gandang morning, Pilipinas! Gandang morning, Pilipinas!